ay mayroon sasabihin sa inyo, ito yung chismis, pagkat ito'y totoo. Ang pangyayari ito ay naganap sa Tondo, diba na tayo saya, lalo na kung may gulo. Aming kapitbahay na si Mang Islaw, asawa ni Aling Barang na taga Marilaw, ay may anak na ubod ng ganda, pangalan ay Aw-Aw, katawan ay Wow. Kapag nakita mo na lalakad si Aw-Aw, tutulong lawan mo at mapapasigaw. Ay matutukso sa ganda ng katawan, lalo na kung siya ay kumikimot sa daan. Lahat ay napapalingon. Oh wow! Lahat ay nasisiyahan. Hindi nakapagtataka kung siya ligawa ng lahat. Uri ng kalalakihan. Binata may asawa kahit na may apo. Kasama na tomboy. Dumiti daw dito. May isa. Sa naloloko. Siya ay isang binata. Pangalan ay Facundo. Si Facundo may trabaho. Maliit ang sweldo. Doon siya sa pier. Tagatulak ng barko. Mang Islaw ay ambisyoso. Ang nais na walugang ay milyonaryo. Kaya nang umukit ng ligaw si Facundo ay diretsang hindihan ni Mang Islaw ito. Hindi ka dapat madigaw dito sa aking anak mo. Katikip ay buto. Mahirap at tamak. Sasama ng loob ng kahawak si Facundo. Init na design. Malupit na mundo. Kumuha ng lubid. Kumuha ng lason. Kumuha ng baril na 45. Nagpunta sa tulay. Lubid ay tinali. Uminom ng lason at saya ng binti. Nagbaril sa ulo. Ngayon the place. Tinamaan ang lubid na lagot. Nahulog si Facundo, bumagsak sa ilog, nakainom ng tubig na iluwa ang lason. O anong milagro, nabuhay si Facundo. Samantala, ibalikan natin si Aw-Aw na anak ni Mang Islaw. Tila sa kanya ay mayroong lumiligaw. Isang milyonaryo buhat pa sa Mindanao. Barko niya ay tatutuwa ni Mang Islaw sa boundary lamang kung buhay na raw. Ang milyonaryo ay misika ni Aw-Aw, laging dumadalaw halos araw-araw. Ang coach ng chiting laging makikita sa tapat ng bahay, nakansplate na. Kapag ito naman ay nagre-regalo, ang mag-aanak ay parang ulo na aso. Refrigerator, color TV, stereo set, sala set at dining set. Walang paglagyan ng tuwa't kagalakan itong si Mang Islaw at si Aling Barang. Dahil sa swerte ng nakamutan itong anak ay pinagdududulan. Sumama sa date itong si Aw-Aw. Hanggang sa nawasak ang kinabukasan, hindi naman siya pwedeng pakasalan pagkat ang milyonaryo. Asawa niya ay siyam. Buhay ng Islaw ng dati kay saya na wala ng sigla. Bigyan naging drama. Lahat ng kasangkap ng pinundar nila, isa-isang binawi, isa-isang hinila. Kaya naman pala biglang nagkagaan yan mga appliances ay hindi ngayon ang mag-aanak ay lumungkot pagkat ang milyonaryo ay hindi na sumipot. Mang Islaw, Aling Barang at si Aw-Aw kung baga sa mga jokes sila ay napaw. Ito isang aral doon sa mga swerte, huwag naman masyadong maging materialistic. Sa buhay na tao, mahalaga ang kwarta, subalit kung sobrang wala na rin kwenta. Pagkat natang kasamaan dito sa mundo, iisa ang ugot, kwarta, kwarta, kwarta.